mawala. Ikaw ay makinig. Huwag na mag-alala. Hello mga po mga anak. Dito na naman si Lola Becky para mag-share. So anyway, sinasadya ko lang talaga mag-upload ng mag-upload. Kasi nag-eksperimento ako sa totoo lang, no? Tinitingnan ko kung anong epekto nito kung mag-straight ako yung parang hanggang dun sa cut-off na 12. Kung aangat yung watch hour ko. Kasi talagang hindi umaangat eh. I mean, umaangat pero hindi pa rin yung talagang tamang angat. I mean, honestly. At saka yun nga, ito lang sa akin lang, ano? Sa akin lang. Huwag na kayo mag-like kung hindi kayo manonood. Ito lang, nakita ko na yan eh. Pinag-aralan ko na yan. Walang silbi yung like ninyo. Kasi yung like, hindi tumatakbo yung video. Tama na yun, nag-comment kayo. Hindi ko kayo babalikan kung hindi ko kayo nakikita dun sa chat. Honestly, yung oras ang importante dito, no? Hindi yung like. Hindi tumatakbo yung metro pagka-like lang. In-explain ko lang sa inyo to. I mean, maging fair naman tayo. Kasi pag nagla-like lang kayo, tapos pinuntahan ko kayo, talo naman ako, di ba? Nag-e-effort ako. I mean, mabagal ako, pero nag-e-effort ako. Sa akin, maging fair lang tayo dito. Kasi hindi mo alam kung talagang gumagana talaga ang metro mo eh. Kasi wala, hindi nag-i-improve. Nag-stop. Hindi na umangat. Steady na. So, I don't know kung saan nangyayari yun, ano. Pero yun lang observation ko. So, anyway. Life must go on. Laban lang. Yeah, well, that's what I'm doing right now, you know. I mean, hindi ako yung nag-give up or nawawala ng gana sa pag-vlog ko, sa trabaho. Talagang, kumbaga, blessed pa rin ako ng Panginoon, ano. Ang akin lang gusto kong i-share dito yung tamang ugali, di ba? Kasi wala rin silbi na nag-vlog kayo. May channel kayo pero hindi naman kayo sumusuporta talaga. Di ba? Useless yun eh. At kumbaga, parang selfish masyado eh. Gusto mo ikaw lang ang kakabig. Yung ganon, diretso ko magsalita. Kasi gusto ko matuwid yung ugaling yun. Kaya tayo mga Pilipino, hindi ko nilalahat ha, pero itong purpose ng pag-vlog ninyo, gusto nyong kumita. Pero kung di rin kayo marunong magsukli, di rin kayo marunong makaintindi, di ba? Useless eh. Kunwari, nagsusupport ka pero hindi ka pala totoo. Yung ganun. Ako, straight ako, nagsasalita ako. Kasi hindi lang ako ang umaangal. Marami umaangal. Kahit sabihin natin, may ginagawa si Lolo or whatever, pero kung talagang nandun yung totoong suporta, aangat pa rin kahit paano. I don't know. Kung talagang siguro may ginawa ka ng pangit na labag kay Lolo, eh, doon ka lang babagsak. But anyway, sa akin, laban ako. Kahit ano. Hindi ako, actually, mas gusto ko yung parang, ayoko ng mga group-group. Gusto ko lang i-share to, no? Kasi meron naghihikayat sa akin, sumali ako. Hindi ako naniniwala sa group-group. I'm sorry. Sa akin, gusto ko sariling sikap na lang ako, eh. Unang-una, hindi ako mauubliga. Kasi sa group, may mga gagawin kayo. Hindi ako mauubliga sa ganun dahil una may trabaho ko at mas malaki yung sweldo ko sa trabaho ko kaysa sa pag-vlog ko. Kasi ito parang nag-i-enjoy lang ako, no? Yun lang, syempre, matutuwa ka kung may magandang resulta yung ginagawa mo. Ayan, nandyan ang happy meal ko na gusto ko sana later on kung mag-retire ako kahit sa mga kikitain ko sa revenue, meron akong pang-tustos para dyan sa happy meal. Kasi hindi ko feel na manghingi ng ano ng donations para sa Happy Meal ko. Ang gusto ko yung voluntary lang, 'di ba? Sabi nga ni Miss Life of MC, voluntary yan. Kaya doon lang ako magdidepende. Depende 'yon kasi pag nag-retire ako, maliit ang pension ko. Sigurado gipit ang pension ko para ma-share ko sa Happy Meal. Kaya itong pag-vlog ko, kung talagang magiging magandang resulta, bahala ng Diyos, ano? Sa Panginoon ako nagdidepende. Baga gumanda ang revenue ko sa pag-vlog ko, at least meron pa rin akong happy meal. Yun ang gusto kong gawin, magbigay ng kasiyahan sa mga kabataan.
So, basta life must go on, you know? Life must go on. Huwag ka magpapa-apekto kahit anong negative. Pero ako, nagsasalita lang ako para matuwid lang yung mga ugali. Kasi may mga ugali pa rin eh. Excuse me. Kahit anong bagay, I don't know. Hindi ko maintindihan. Bakit meron talaga tayong parang meron talaga tayong mga ugali na swapang makasarili. Mga ganon. Nagsishare lang ako, no? Kasi gusto kong matuwid natin yan. Dahil mahirap naman yung mga tao, lalo na yung maliliit na gustong kumita kahit konti. Hindi umaangat. Ilang taon na sila, nawawalan sila ng gana. Kaya sabi ko, life must go on. Sige, laban lang. Meron kang load, mag-vlog ka kahit 3 minutes lang. Kasi 3 minutes, at least pasok na pasok yung watch hour. Yung 1 minute, parang ang short-short niyan. Kailangan kumita ka ng, kailangan magkaroon ka ng malaking views niyan para pasok na pasok. I mean, I don't know. Hindi mo iisipin yung sikat ka eh. Ang isipin mo na may nanonood sa'yo kahit paano. Diba? Kasi kung isipin mo yung sisikat ka lang, useless yun eh. Sa akin na, nag-ahabol ka sa views. Meron at merong views kung may sense din ang mga sinasabi mo. Tsaka kung mga short masyado, parang ang bagal umangat nun. Okay. Opinion ko lang to ha. Bahala kayo kung anong ang ano ninyo, interpretasyon. So, ito yung mga pinagpalang OFW. Kaya ako naisip yun na gawin. Dahil marami ako nakita mga OFW na kahit nahirap na hirap sila, nagpursigi talaga sila, hindi sila bumigay. Yun nga, sabi ko nga, life must go on. Laban lang, laban. Basta, huwag ka talagang papatol. Katulad mga amo na mga istrikto. Meron mga amo istrikto dyan. Huwag ka nalang pumatol. Opo, opo. You know, sometimes you have to do that eh. Kahit nagalit ka na, kumanta ka, puro mura kanta mo para mawala yung galit mo. Ako, minsan ganyan ginagawa ko sa mga matatanda ko noon. Yung meron ako mga matatanda na talagang sobrang sungit, talagang hindi mo alam kung paano pipitikin eh. Yung parang gusto mo sapakin. Pero hindi mo pwede gawin yun eh. Dito delikado ka. I mean, honestly, so ang gagawin ko para maalis lang yung galit ko, mailabas ko, kumakanta ako, ang laman puro mura. Pag tinanong ako ng alaga ko, "What are you singing?" "You're singing," sabi niya. "Oh, you have a nice voice." "Oh, thank you. What are you singing?" I think, sabi ko, it's a love song, a Tagalog love song. Ano eh, yan ang way ko para ma-divert yung galit ko. Kasi mahirap pagkagalit ka sa trabaho, hindi talaga maganda. It's either madimanda ka o mawalan ka ng trabaho totally at wala na magtiwala sa'yo. Ganun. Kaya may way ka para ma-release mo lang yung galit mo. Hindi mo kailangan patulan yung matanda. May time mag-express ka ng concern mo. Pero ako, ginagawa ko, iniiba ko yung tono ng boses ko. Hindi yung normal na boses ko. Parang nakikipaglaro ko. Kasi isipin nila na nagbibiro ka, yung mga ganun. Pero may tama sa ulo nila yun. Yeah. Ito, katulad nitong alaga ko. Sa totoo lang, magpipitong taon na ako dito. Mabait naman talaga itong matanda. Ang problema lang kasi, sa edad niya, may mga sumpong-sumpong na talagang nilalaro ko na lang. Kailangan laruin mo eh. Kasi pagka hindi, kasi siya nabuboy na rin siya sa buhay niya. Kaya kumbaga, iniisip niya lagi, ilang pa siyang mamatay. Ganun, sabi ko, kamo na mamatay. Yung sa boses na iba, no? Donald Duck, whatever. Sabi ko, don't die yet. I still need a job. Yung mga tono. Yung pabiro, naalam niya pabiro, yung gano'n. Sabi ko, hindi ka pa kinukuha ng Diyos kasi kailangan ko pa magbayad ng utang, yung mga gano'n. Sinasabi ko yon in a nice way na ibang dating, ibang boses, no? Kasi mas feel niya na nagbibiro din ako, gano'n. Sa buhay natin, marami tayong dadaanan talaga, hindi biro. Kahit na mayaman ka, kahit na mahirap ka, lalo na mahirap, ano? Huwag kayong bibigay. Huwag talaga kayong bibigay. Kasi pag bumigay ka na, wala na. Hindi mo na makikita yung biyayang nakalaan para sa'yo. Ang gusto ng Diyos, lumaban tayo. Napanindigan natin na nagtitiwala tayo sa Kanya.
na talagang sa kanya nanggagaling ang lahat ng blessings, pero ang effort na ginagawa mo kailangan mabuti. Kasi eh, kung gagawa ka ng masama, makakamit mo kaya yung blessing? Hindi. Kasi pag gumawa ka ng masama, marami pang masamang papasok. Mas maraming problema yun. Samantalang kung straight ka lang, dire-diretso ka lang, mabuti ka lang, nagtitiwala ka sa Diyos, sige lang, trabaho lang ng trabaho, tiis, masaya kahit na maliit ang pera, yung priority mo, survival, para makamit mo yung pagpapala ng Diyos. Eh, sa totoo lang, mahirap ang buhay ngayon, ano? Hindi talaga, marami akong kilala talaga na talagang nahihirapan sila sa buhay nila ngayon. Kasi iba yung buhay noon, syempre normal, no? Ito, hindi pa talaga normal. I mean, honestly, talagang sa akin, hindi normal ito. Kailangan nakamask ka, that's not normal. Hindi ako makapagmask ng matagal. Sa isang oras na nagmamask ako, sabi sa inyo, pinipigil ko yung hininga ko, hindi ako makabreathe ng mabuti. Pinagpapawisan ako dito pagka nagmamask ako ng isang oras. I know, totoo lang, hindi talaga mahirap, hindi talaga madali. Pero yan yung oven toaster. Naginit ako ng manok. Hindi madali, pero kaya natin. Huwag tayong bibigay kasi nandiyan ang Diyos. Siya magbibigay ng lakas sa atin. Basta kumapit ka lang. Life must go on. Walang hadlang. Huwag maisipin yung mga nangyayaring negative na makakatalo sa'yo. Lumaban ka. Hindi ka magpapa-apekto. Kasi pag nagpa-apekto ka na, babagsak ka. Totoo yan, babagsak ka. Ako may times na nararamdaman ko din yan, no? Yung, sa tutusin, ina-analyze ko, no? Sabi ko, bakit ako babagsak? May trabaho ako. Nakakabayad ako ng utang. Wala akong sakit. Ano pa? Ano pa gusto mo? Di ba? Kapatulan mo yung mga negative. Para ano? Wala. Lalo ka lang magiging sira ulo pag pinatulan mo yung mga negative. Ako nagsishare lang kung matanda na ako. Ito lang ang gusto kong gawin pag nag-retiro ko. Kahit paano may share lang kong mga mabubuting aral. Kasi sa akin, guide din to sa akin eh. Sabi nga ng isang kaibigan ko, Lola Becky, walk the talk. Balik din sa akin eh. Lahat ng mga sinasabi ko, lahat ng sinashare ko sa vlog ko, balik din sa akin yun. Totoo yun. Kailangan ipamuhay ko din yun. Actually, talagang pinapamuhay ko yun, no? I mean, umiiwas na ako talaga sa mga negative. I mean, ayoko nang mag-comment hanggat maaari. Ayoko na muna ma-involve kahit kanino. Yung, mga kaibigan or what, ano? Hindi, kasi kung minsan hindi palaging merong may mabuti. Meron kang mapipick up na hindi maganda. Kahit yung manood ng palabas, meron na naman akong mga palabas na nadaanan. Yung nag-re-rest back ka, biglang merong papasok na palabas, di ba, habang nag-search or what. Naa-apektuhan ka talaga, maapektuhan ka. Na talagang sabi ko nga, nanghina ako nung isang araw, na yung parang bumagsak yung mundo ko dahil sa napanood kong palabas, na nakakaawa na bakit naging ganito, bakit napabayaan yung bata na grabe, butot balat na talaga dahil nga dito sa pandemic, ano, sa probinsya to, wala silang makain. Hindi nakakain ng mabuting bata, kaya naging talagang malnutrition talaga yung bata. Tapos, yung pala, dami na palang bulati sa katawan. Na, honestly, nakakalugmok ng lungkot sa akin yun. Nalulungkot ako, naiiyak ako. Na bakit hindi nila na kaya bumili kahit bigas, kahit na konting ulam na, you know, talaga bumagsak ang araw ko sa kakaisip. Kasi hindi ko ma-imagine yung magulang na nagpabaya din sila eh, hindi nila inasikaso eh. Pero, you know, life must go on. So anyway, kaya ako hanggat maaari talaga, pag kami pumapasok na negative sa utak ko, nagdadasal na talaga ako agad. Kasi sabi ko, Lord, eto madumi na naman ang utak ko. Ayoko entertainin to. I-block mo sa pangalan ni Jesus. I-block mo, Panginoon. Talagang kliniklaim ko yung lakas sa Panginoon. Dahil yun lang, nakaka-survive ako. Anyway, life must go on talaga. Kaya huwag tayong magpapa-apekto kahit na anong mga nangyayari.
At saka yung mga OFW, bilib ako dyan sa mga OFW, no? Kasi talaga nagsikap talaga sila. Just imagine, si Lola Joe, 20 years na, 66 years old, nasa ano pa rin siya, nasa abroad pa rin siya. Pero mag-for good na yata siya. Ayaw siyang pakawalan ng amo niya. Oh, tapos si Adelma, kahit paano, si Adelma Doms, nakabalik na, nakauwi na, si Ate Edna, nandyan na siya sa Pilipinas ngayon. For good na rin, kasi maghalaga din yata siya ng nanay niya. Pero okay siya kasi natulungan niya lahat ng mga pamangkin, yung mga ganon. Marami silang na-achieve. Si Pamilya Sangkap, imemensyo ko na lang isa-isa, no? Shoutout ko lang. Si Margie TV, si Michelle P. Vlogs, si Mira's Channel, Lola Nani. Sino pa ba ito? Baka may mga kalimutan ako, magalit sila sa akin. Anyway, Joe Official Channel, yan. Dati siya, si Joseph Ranila, yan, dati. Pinagdan niya yung pangalan niya. So anyways, meron na siyang ano, meron siyang business na umpisahan sa Singapore, yung booking, travel. Kahit paano, sabi ko nga sa kanya, maganda yan kasi online ka lang. Yeah, you know, nasa bahay lang siya, na may computer siya, ganyan. Sa ngayon, hindi pa maganda ang ano, no? Business kasi nga, pandemic. Pero sabi ko sa kanya, tuloy mo lang yan. So, teka, ha? Baka makalimutan ko, isa-isayin ko lang ulit. So, oh my God, baka magalit sila sa akin, eh. Yung iisip ko kasi, ito, si Lola Nani, si Mira's Channel, si Familia Sangkap, si, oh my God, ano ba yung utak ko? Margie TV, si Joe Official Channel, si Lola Joe, si Ate Edna nandyan. Sino pa ba yung mga nauna? Oh, pasensya na. Yan ang sign ng old age. Oh my goodness. Dali ha. Oh my God. Yung maalala talaga. Ang utak ko talaga medyo nag-aano na. Sandali, babalikan ko kayo. Pasensya na. Si Lola Becky, matanda na talaga. Anyway, share lang ko sa iyo. Grabe talaga ang utak ko. Naubos na yung laman. Excuse me. Oh, well. So sorry, yeah. Hindi ko nabibitawan hanggat hindi ko nasasabi lahat yung mga taong gusto kong na-mention, ano. Dahil gusto ko talaga pakita sa inyo yung mga pinagdaanan nila pero nakaraos sila. Yun ang pinaka-importante dun eh. Si Adelma Doms ang una, tapos si Ate Edna. Anyway. Teka, tinitignan ko sa ano. Ayoko may mamimiss ako eh, kaya habang nakasalang ako, I don't care. Kahit na mahaba yan, abutin. Basta importante, may share ko yung mga ano nila. I mean, yan. Okay, malapit na. Matatapos na. Pasensya na. Oh, well. So, basta life must go on. You know, hindi tayo titigil. Dire-diretso lang tayo. Oh. Ito pala, si Mudrabels Vlog. Yan. Adelma Doms, Mudrabels Vlog. Inisa-isa ko na ulit, ha. Si Ate Edna. Si Lola Nani, Mira's Channel, Familia Sangkap, si Michelle P. Vlogs, Lola Joe, Margie TV, at saka si Joe Official Channel. Si Joe Official nga meron travel agency, sort of. Pero yung booking lang muna sa kanya sa ngayon. Pero masabi ko, talagang maganda yan, tuloy mo lang yan. Paano na pag wala na pandemic, baka mas maraming mag-book. Pwede rin mga kaibigan din yan kung ano, punit kayo kay Joe Official. So,
Yung si Margie TV, nag-ano rin siya, tuloy-tuloy pa rin trabaho niya. Nag-ipon siya dahil gusto niya rin mag-negosyo someday sa ano, Pilipinas. Si Michelle P. Vlogs, nag-iipon na lang din para pwede na siyang mag-retire din. Kasi nakapundar na rin siya ng bahay niya, yung gano'n, may sasakyan. Si Lola Jo, kasi may edad na rin siya na gusto naman niya makasama mga apo niya. Si Lola Nani, okay na okay naman yan kasi andyan yung asawa niya, mga anak niya. Tsaka kumbaga sinubukan lang niya talaga kung paano ba magiging OFW. Pero nag-enjoy daw siya. Si ano, Mira Channel hanggang ngayon, andyan pa siya sa Bahrain. Si Familia Sangkap, bata pa to, kaya tatagal pa to. Pero tiyan nyo ha, sa ibang bansa, tumatagal ng 7 years, 8 years. Sipin nyo yung PC mo, kung gaano kahaba ang kailangan mong bitbitin talaga. Tsaka number one, yung pananalig mo sa Diyos. Talagang sa Diyos ka lang kakapit para sa lakas. Anyway, pasensya na mga po, mga anak. Basta ako, nagre-rest back ako, dahan-dahan lang. May problema din ng signal, kaya minsan loading ng loading. So, yun lang share ko. Gusto ko lang mag-eksperimento na hanggang excuse me, hanggang sa cut-off date, lalagay pa rin ako ng video. Titignan ko kung anong resulta nito sa WH. Sa revenue, hindi masyado kasi depende sa views yan. So, ang importante ko, watch hour ko kahit pa paano, naaangat lang. Anyway, basta be kind to one another, be a blessing to one another. Mga nice words, blessing na yun eh. Makakatulong tayo sa kanilang pag-iisip na hindi sila mag-isip na masama, nakakapit lang sila sa Diyos. At yun nga, iwasan natin na may makakaaway tayo, hindi maganda. Hindi makakabuti sa atin yun. Maging simple lang muna tayo. Sa panahon ngayon, di natin alam kung hanggang kailan tong pandemic na to. Kailangan natin meron tayong armas. Maging malakas tayo. Kakain tayo 3 beses ng araw. Yung mga gadgets, mga material na bagay, hindi importante yan sa ngayon. Ang importante, kakain tayo 3 beses ng araw. Makakabayad tayo ng upa, kuryente, tubig, telepono. Yan ang mga basic needs. Yung mga bili-bili, pahinga muna tayo. Kailangan pabain natin yung pera natin hanggang matapos lang tong problema na to. Anyway, be kind to one another, be a blessing to one another, be safe, and God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay mag-